my God, dinahawa ka na ko. Grabe. We're here to help. More coming next. There are more coming right now. More dalawa. Dumadami sila. Dumadami sila. Ayan na. Dami niyang tinatawag, oh. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko dito. Ang Manila Boys Home Complex ay isang institusyon kung saan kinukupkop ang mga taong inabandona, naulila, at walang kinalakihang pamilya. Pero hindi na raw nila kailangan maghanap ng iba pang makakasama. Dahil bukod sa mga taong tumatayong pangalawang pamilya nila, may mga espiritu daw silang nakakapiling dito. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Tinayo ang Boys Town noong 1947 bilang tahanan ng mga batang lalaki na napabayaan o nawalay na sa kanilang mga pamilya. Sa lawak ng 23 hektarya, sa pasilidad na ito, siguradong mayroon silang matitirahan, makakainan, at lugar kung saan makakapaglaro kasama ng mga kaibigan. Pero sa pagdaan ng panahon, lumaki na rin ang populasyon ng mga residente dito. At bukod sa kanila, tila naging tahanan na rin ang Boys Town ng mga misteryosong nilalang. Isa na si Evangeline Soriano sa mga nakakaramdam ng kakaibang presensya dito. Sa 4 years ko po stay-in po sa 4th floor, nung unang dating ko lang po, nung unang tulog ko ng gabi. Pagdating ng hating gabi, may parang naghahatak ng kadina. Tapos lumabas po ako, sinilip ko po, tiningnan ko po, wala naman pong katao-tao. Sa 10 taong paglilingkod niya bilang house parent, si Noel ay hindi lang nakakaramdam ng mga nilalang. Kinausap pa umano siya ng isa sa mga ito. Nung tumira kami dyan sa may 3rd floor, mahilig kami kasing basta't bago naming tirahan, mahilig kaming mag-pray na kung sino man yung mga nakatira rito, umalis sila. Anak yung nanghihingi kami ng in Jesus name, umalis kayo rito, mga ganon. May time na nagpakita siya sa aming panaginip. Na bakit mo ika kami pinapaalis dito, samantalang kami yung unang nakatira rito, hindi naman namin kayo ginagambala, mga ganon. Waring pinaglaruan naman daw ng kanyang pandinig si Roberto. Isang gabing nagbabantay siya sa mga bata. Gabi po nangyari yun. Mayroon ako narinig na yabag ng batang tatakas. Mababaw pala ang tulog ko na, hindi naman ako nananaginip. Nagbilang na ako ng bata nang inaalagaan ko, kumpleto. Since lumain kami sa Boys Town, 1982, at the year of 86, doon sa tinitira namin sa lumang gymnasium, nakaranas ako ng 3 times akong tinatawag sa pangalan ko. Na pag lumalabas ako, wala namang tao. At yung pinakahuli, may naglalakad ng ano, na para siyang may nahatak na bakal na nakatali sa paa. Tapos pilit niyang binubuksan yung pintuan namin tinatadyakan niya. May isang batang nagngangalang Ricky Boy na nakakalaro at nakakasalamuha ng mga nakatira dito. Ang nakapagtataka lang ay matagal nang sumakabilang buhay si Ricky Boy. Hindi makakalimutan ng mga tao rito ang istorya ng pagkamatay ni Ricky Boy, isang batang nanirahan dito. Nanguha pala sila ng yung pugad ng ibon. Pag ano niya doon sa Kesame, doon sa labas ng building. After
Actually, malapit na ang kanyang death anniversary sa September 3, 1993. Tinakbo sa ospital, pero wala na. Ano na siya. Dead on arrival na. Kahit halos 2 dekada na ang nakalipas, tila hindi pa rin daw matahimik ang kaluluwa ng bata. At pilit di umanong nagpaparamdam sa mga tao dito. Akala mo batang ward yung naglalaro, paakyat pa na o pagka sundan mo naman ng sundan, biglang nawawala pagdating doon sa fourth floor. Nung natutulog pa ako, bali po nung pagtayo ko, may nakita po ako, humingi siya ng tulong dito sa mga bata. Tapos yung ibang bata naman, hindi siya pinapansin. Ginigising niya ako kada gabi. Tapos kakalampagin niya yung kama ko. Yung tulugan ko dyan sa taas. Nakalampag niya sa ilalim. September 1993. Nung nahulog sa ika-4 na palapag ng isang abandonadong gusali dito, ang noong 8 taong gulang na si Ricky Boy. Nang dalin sa ospital ang bata, dead on arrival na ito. Pero paano nangyari na hanggang ngayon, nandito pa rin daw sa lugar ang bata? It got cold all of a sudden. Sa loob ng clinic, marami raw na iwang bakas ng karamdaman na hindi lang mikrobyo ang may sanhi. I'm sensing a lot of suffering. Yeah. Ano yung patay? Parang ano siya? Died painfully. Parang may patay siya dito. It's the mattress. Yung lugar na to, napaka... Bigat? Mabigat to. Sakit sa ulo. Sobra. Sa loob pa ng isang kwarto, may kakaibang presensya silang naramdaman at hindi lamang daw ito nag-iisa. Somebody sleeping? Well, it's wow. Hello! Okay, Anna, do your stuff. We have contact. Natasha. Yeah, and it's now it wants to talk to one of us. Ito. Nakaupo siya dito. Wala lang daw. You're right. Wala lang. Papasyal-pasyal lang daw siya dito. You guys look, okay, kanina, right here, this thing was going off. Like crazy. Now it's not. It means whatever it's at one. But it's not as strong as it was kanina, meaning that whatever it was, it's mobile. It's moving. What the hell? After the shoulder to shoulder kami ngayon. It's between me and Alex right now. All right. Oh my God, dinahawa ka na ko, Diyos ko. Grabe. Telling me, Kuya, huligin mo ko, help me, help me. Tulungan daw natin siya. Wow. What happened to you, kiddo? We're here to help. Sa likod. So this makes no sense. Daw bang tulusan mo siya ng kandida? Sa likod daw. Gusto likod siya ng likod. More coming next. There are more coming ayan right na. Now. Okay. Dumadami sila. Dumadami sila. Ayan na. Ayan na. Dumadami sila. Dami niyang tinatawag ko. Who has a digicam? Take a picture right here where she's standing. Yeah. Oo. Ang dami din sa likod. Right here where my hand is. Now. Okay. Ayun, no? What's that? See that in the corner? What is that? What the hell is that on the floor, too? Oh, you see that? Look, you have two lights there. I'm not explaining. You've got lights there and lights there. Where are they coming from? Do you see any lights here? Please. Sa mga kuhang larawan sa digital camera, tila katakataka may mga ilaw na lumilitaw sa pagitan ni Alex at Anna. Ito kaya ay isang pagpapahiwatig ng presensya ng mga kaluluwa dito? Another one. Meron dito. Meron nga nakaano sa paa ko eh. Don't be afraid because they seem to be asking for help. They're not malevolent. Kaso kuya, hindi ko kaya. Dami nilang hingi ng tulong sa akin. Sabi ko isa-isa lang eh. Kalma lang muna. Sabi ko isa-isa lang. When was the last time they had this place blessed by a priest? Or when was the last time they had a mass here? Oo nga. I can say a prayer for them.
EMF went crazy talaga. Yeah. Okay. That's enough evidence. She's feeling it. I'm even feeling it. And I'm not supposed to do psychic work. He's doing psychic work. I think we've gotten what we came for here if you want to continue looking everywhere else. This place needs to be prayed for. This entire building. Let's get out of here. Tila hindi lamang daw sa first floor may mga namamahay na espiritu. Habang paakyat sila sa mga palapag, di umano'y palakas ng palakas ang mga nilalang. What the hell are those things? That. Hi, you guys! Those aren't kids! Those are monkeys! But they look like it. What the hell is that? They look half monkey, half person. He's playing around. This ain't a ghost. Okay, what's your name? Kilos-kilos siya, hindi siya para okay. Sa butiking taong di mo mawari eh. Tell me your name. Okay. Out. Here's your words. Get out, you follow. Unless you want it to follow you. Pwede kayo na paniniwala. You want to risk it? Titingnan na namin. O sige, go ahead. Tara. Oo, bahala ka. Nang pinasok ng misteryo team ang nasabing kwarto, umaling asawa ang masangsang na amoy. First sign of a demonic infestation is the smell of rotten egg, something strong. You really want to risk what's in there. Sinuyod ng grupo ang iba pang kwarto hanggang sa kabilang gusali. Pero wala nang kakaibang naramdaman ng mga paranormal experts. Hanggang sa makarating sila sa third floor. Upang maprotektahan daw ang mga residente laban sa espiritu sa sulok nito, nilagyan ni na Alex, Rob at Anna ng isang harang ang nasabing lugar. Tuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang mga paranormal experts hanggang sa marating nila ang lugar kung saan nahulog umano ang batang si Ricky Boy. Pumasok siya dyan, dito sa banda ng lusot. Doon sa baba, makikita natin yung baba. Samantala, sa hiling ni Vanjie, isang stay-in na social worker dito, binisita ng misteryo team ang kanyang kwartong tinutulugan. Isang kakaibang espiritu raw ang biglang nagparamdam sa kanila. Ang baho! Oo! Ano na pala mo? Sa Paris, hindi mo ko tinulungan. Ingat ka. Ang baho niya. Kaya nga. And outside, go outside, go. Kapre, nandoon eh, baho. Grabe, di yata naliligo na isang taon. Baho niya. Oo. Doon siya nakatira sa likod. Kasi yung, doon sa may labas, doon sa may puno. Doon siya, baho. Di gaya ng inaasahan, hindi ang kaluluwa ni Ricky Boy ang natagpuan ng mga eksperto, kundi isa umanong kapre. Gamit ang isang singing bowl na isang uri ng bell, sinikap ni Alex na linisin ang di umano'y pinamamahayan ng masasamang elemento. Pinayuhan ni Alex si Vanjie na magsindi ng insenso sa kwarto para hindi na bumalik ang kapre. Sa parko, sa konsepsyon.
May nabibili doon mga bote-bote ng insenso. Mm-hmm. Hindi ni kayo, bago kayo matulog. Hindi kayo na matatulog. Insenso na kulay. Para pag natutulog kayo, alis sila. Ay, yung kulay pula? Steak, yung steak. Oo, steak. Naapoy pa kaya ginagawa pag pumasok mo, saan ko kagamitan na? Para, tapos mag-aandar ako ng ventilator para ano. Kahit pabuksan nyo, nandun pa rin po yung amoy. Tatakawa ko kung saan galing yung amoy. Kahit mag-spray kayo ng pabango, ang bago. Huli nilang pinuntahan ang lugar kung saan nahulog si Ricky Boy nung siya ay nadisgrasya. Maasa sila na makikipag-ugnayan na sa kanila ang kaluluwa ng yumaong bata. Pero muli na namang may naamoy na kakaiba si Ana. Aso! Ayaw ka rito. It's something dead. It's not feeling happy. It causes decay. Okay, sumusunod daw ang kapre sa kanya. Ayoko tantanan nito ah. Grabe itong kapre na to ha. Yung kapre, ayoko tantanan. Ano kaya gusto sa akin? Hindi na ako pwede ha. Hindi ako katulad ninyo ha. Tandaan nyo ha. Dali, usap kami. Kausapin mo kaya, sige. Bubuisit na ako sa kanya. Sinubukang kausapin ni Alex ang di umunoy bumubuntot-buntot na kapre. Wala siyang asawa. Hindi ko siya kursanada. Sorry na lang siya. Ba't ba ganyan sila? Kausapin mo. Hindi ako pwede. Huwag ka mo yun, ha? Kailangan siya sa'yo eh. Ano naman kailangan niya? Kuya, hindi ko kailangan yun. Huwag na lang sa'yo. Hindi, ang kailangan niya, I mean, lokohan man to, pero... Alam ko na. Taba ako. Isang nakukukuha naman. Yossi! Wala ko si Karin. Mga tatlong pirasong Yossi ilagay doon sa pintana. Sino na Yossi? Sige na, para hindi lang sumama to. Yossi lang ang kapalit mo. Pag daw hindi na ibigay? Eh, hindi siya sasama. Pero habang nasa Maynila, kasama ka. Grabe siya. Ito siya sa tabi ko. Ano ba? Tatlong pirasong Yossi lang. Pakilagay lang sa ano, sa... Bintana. Sa bintana niya, manang. Yun. Ayan ang Yossi mo, ha? Ayan na, sundan mo na si Manong, okay, ha? Sige. Okay, salamat. Okay. Sa ground floor tayo ngayon ng infirmary. Nung pinuntahan nila Ana, nila Alex tong building na to, dito raw sila nakaramdam ng malakas na presence talaga. So, as usual, it's gonna be my turn para pasukin to. So yung una natin pupuntahan dito is the clinic. So far, wala pa naman akong nararamdaman ng kakaiba dito. Dito raw sa clinic, nakaramdam din sila ng malakas na presence. Ayaw nang lumakas. Infirmary ngayon, isa sa mga kwarto dito na walang nags-stay. So tingnan muna natin kung anong mararamdaman natin dito. Ilang minuto na ang itinagal ko sa loob ng clinic. Pero hindi tulad ng naranasan ng paranormal experts, wala akong naramdamang kakaiba. Well,
Sunod kong pinuntahan ang second floor ng boys' home. Yung mga caretakers ng mga boys, they stay here in this one part of the second floor. So, syempre, hindi na natin papasukan yung living area nila. Pero sa third floor, abandoned na yun. Wala na talagang nagsistay daw doon. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko dito. Parang kahit na hindi pinapasok ng tao, yung pakiramdam ko lang dito parang binabahayan pa rin ng kung ano man. Masasabi ko lang yung place na pinaka naging uncomfortable ako is yun dun sa isang banyo dito sa third floor. Yun sobrang luma na may mga tumutulo-tulo pang tubig. Parang dito sa buong infirmary, yun yung masasabi kong pinaka nakakakilabot na area. Ipinakita sa akin ni Alex ang resulta ng mga nakuhang sample na ginamit sa pagtatawas. At ito ang mga lumabas. Isang batang babae na walang mukha. Isang batang lalaki. Ang mukha ng kapre. At tabi-tabing mukha. Sa tinagal ng misteryo team sa Boys Town, hindi nagparamdam ang sinasabing batang multo na si Ricky Boy. Posible kayang natagpuan na niya ang ganap na katahimikan? O baka naman wala talagang gumagala na batang multo? Pero iba naman ang opinion ng child psychologist na si Jasmine Castillo tungkol sa mga di umano'y multo na nagpaparamdam sa Boys Town. Sila ay sabi mo 7, nasa between 7 to 12 or 7 pataas. Ito na yung mga nasa middle to late childhood. So which means na sa stage na to, mas nagiging creative na ang kanilang pag-iisip, mas lumalawak na ang kanilang imagination. So merong tendency na kung saan ay pwede rin mag-lead ito sa hallucinations. Dagdag pa niya na dapat daw ay mas lalong bigyan ng pansin ang mga batang gumagawa ng ganitong uri ng mga kwento. Lagi nilang i-instill o ibibigyan or i-hone, i-shape na maging positive lagi ang outlook ng bata. So whatever man yung nangyayari sa paligid, kailangan positive pa rin. Hindi pwedeng natatakot na nga, lalo nyo pang tatakutin. So in this way, tulungan natin yung mga bata na maging matapang din o humarap sa kahit na anong mga experiences nila sa kanilang environment. Kanina may kakaibang nakuhanan ng Mystery Team sa dala nitong digital camera. Sa unang tingin, may kakaibang presensya kaming nakuhanan. Isang ilaw na tila lumabas sa gitna ni Alex at Anna. Pero kung susuriing mabuti ang kwarto, maaring nanggaling lamang yon sa refleksyon ng ilaw mula sa rubber shoes at sa bag ni Alex. Naging maiksi at kulang man sa pagmamahal ng tunay na magulang ni Ricky Boy dito sa mundong ibabaw, ang dasal namin, sana ngayon ay matagpuan na niya ang katahimikan at pagtingin na kanyang inaasam sa kabilang buhay.